Hello po. Magandang araw po dyan sa lahat. Welcome back po sa YouTube channel ko po. Mga kababayan po dyan sa Pilipinas, magandang araw po dyan sa lahat. At sa mga OFW. At sa lahat, at sa ang mga sulok ng mundo. Magandang araw po dyan sa inyo. Lalo po sa mga Muslim. Salam alaikum po. At nandito naman po ako si Alejandro Alipuyo at mabibigay naman po ako ng panibagong video para sa inyo. Dagdag ka naman po, informasyon. Ito po ay araw ngayon na Sabado, January 16 po, 2021. At dito po sa Tabuk, Saudi Arabia na location ko po ay malamig, sobra. Kaya naka-jacket po ako, naka-dubli na po ito. Malamig. At bago tayo mag-umpisa, sa mga subscriber ko, shout out po dyan sa lahat ng mga nanonood sa akin, palaging nanantikit sa aking mga video na walang sawa, na napanonood sa mga video ko po. Dagdag information po sa lahat ng mga subscriber ko at sa bago pa lang napanood sa video ko po, paki-subscribe lang po, likes and share po, at paki-click yung bell button notification po para po sa mga video ko pong darating ay manitipay po kayo agad. Okay po, subscribe lang po, walang bayad po yan, kasama na po dyan sa bayad sa internet po ninyo. Okay po, please lang po, subscribe lang po. Sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga dati kong mga kasamahan dyan sa Pilipinas, lalo po dyan sa may Abu Dhabi, Dubai, MGRBO, sa Hong Kong, Qatar, Italy, Singapore, USA, California, Buboy Puhas, Angel Janita, Oti Pregondola of Australia, Alvin Circulado, at Saudi Arabia, Riyadh, Cyprus, Israel, UK, kay Gerardo Quachin. Hello ma'am, sir, magandang araw po dyan sa inyong lahat. Sana nandyan po kayo sa magandang kalagayan po. At lalong-lalo na po dyan sa may Korea po, yung mga subscriber ko nanon sa akin, magandang araw yun sa lahat inyo. Sana nandyan po kayo sa magandang kalagayan po. Okay po. At lalo po, lalo na po sa kumpanya pinapasukan ko na dating sa Pilipinas, sa may Lapandi Group of Companies, Evergreen, Nova Vista, Emcor, Home Channel, Alsons Alibingco, University Bukidnon, Far East Architects, Engineers, and Consultant, at sa DMCA Manila, at sa Assisting Company po na pinapasukan ko, at sa lahat po na nang dati po kinakasama ko dyan sa Qatar. Magandang araw po dyan sa inyong lahat. Sana nandyan po kayo sa magandang kalagayan po. Keep safe lang po kasi may pandemic pa tayong hinarap. Okay po, sa araw na ito, mayroon naman po akong dagdag information po para sa inyo. Ito po yung mga problema at sa palaging problema sa site at saka sa mga building po na after 2 years na pinapagawa or after 3 years. Mayroon po mga deflection problema, may mga sa konkrito po. Okay po, as per my experience lang po, ipresento ko sa inyo para dagdag kalaman po. Disclaimer lang po, sa may mga mailan pa, comments lang po, at i-comment lang po ninyo at i-notify mo ako sa mga komentaryo po ninyo para ma-discuss po natin sa mga susunod po ko na video. Okay po, halina po, umpisa po natin ngayon. Ito na po, yung mga kadalasan problema sa construction site po na mangyayari. Lalo-lalo na po sa may pag-mix po ng simento, kadalasan dyan na may problema sa graba na hindi mas maganda yung pagkasala o paghugas ng mga buhangin, may sagol na partikel ng mga lupa at saka kuhan na mga kuhan kasi hindi malinis. Pag-mix dyan, may problema. So, paano lang po tayo sa ating standard na pinapakita ko sa inyo, yan sa kuan, may Class A
at sa mga figure na dapat natin sundin. Kaya kasi ang nangyayari, ang number one, yung clay, marami ang mga particle ng lupa kaya hindi maganda na nakahalo sa graba o buhangin po. Kaya hindi maganda ang resulta. Pangalawa, yung proportion ng pag-mix hindi maganda. Hindi ayon sa ating standard na mga mixture po na ipinapakita ko dyan sa inyong baba ngayon sa picture na ito. May mga standard na picture yan, mga mixing po, class A, class B, class C na dapat sundin. Kung hindi po yan masusunod, ay problema talaga yan. Magkakaroon ng problema ang simento. Ang resulta yan, pangit ang resulta at magkaroon din ng crack. Okay po. At pangatlo na problema, yung tubig po at saka yung simento ay kunti lang ang simento, marami ang tubig. Nako, problema talaga dyan. Dapat pag-mix po kayo, maliban sa mga mixture po na may planta, kasi nakakuan yan ha, kung nakakuan na yung pre-kuan na, yung nasa to na, pre-mix na, walang problema yan kasi may sukat talaga dyan sa nila na binibas yan, standard po. Pero yung manumano na one bagger po ay kadalasan niya mangyayari. Hindi maganda po kasi ang iba naghalo ng simento konti lang at balas may mga halong malupa na silt na tinatawag natin na silt po na natitira. At sa problema, maraming tubig po ang inilagay kaya hindi makaroon ng magandang resulta po. Ang strength po ng simento ay hindi maganda. At ang ating kuha naman, isang kang-apat na factor po sa problema naman sa simento ay yung climate po, na pag medyo mainit, mag-mix po tayo, eh talagang diretso po ang curing niya. Talagang magkakaroon ng crack. Kaya kung mayroon pa ngayong kon sa winter season po or kanang yung mainit po na panahon, ay dapat lagyan natin ng mga or tubig po na yung para itong after sa 6 hours po na pouring po ng konkreto, pagbukas ay lagyan po natin ng mga kon sa itaas. Yung itong tinatawag natin na banig po, yung mga kut, ang mga tinatawag natin na kuton, para lang maon, para ang temperature niya hindi agad-agad magkakaroon ng kon, kasi ang moisture yun, magkakaroon ng crack kasi sa taas po kadalasan mga headline cracks po mangyayari. Okay po. At sa pangalawa kong isa-share po sa inyo ay ito namang plastering po sa headline cracks. Yung kadalasan mangyayari dyan sa wool natin na mayroon mga maliliit talaga na nagka-cracks, natawag dyan na hairline cracks. Okay po. Ang possible na reason yan bakit nagkaganon ay yung taas ng content ng tubig at ang yung simento ay maliit lang kaya nagkaroon ng kuan, hindi sulit po, hindi maganda ang pagka-mix at saka yung pagka-mix po niya ay hindi puro. Maraming tubig at ang siminto maliit lang. Kaya nagkaroon ng crack, hairline cracks. At ang pangalawa po ay yung pagkuhan po niyang plastering po. Yung thickness po, yung one half lang po ay maganda. Pero pag kumapal na po yung plastering po ninyo, na 3/4 at saka di 1 ay dapat maglagay kayo bago kayo magplaster ng konkreto sa wall, plastering po ng konkreto na masa po, dapat lagyan po ninyo po ng miswire para hindi makrack. Kasi pag kumakal yung makapal na yung thickness po ng plastering po ninyo, kung walang miswire po nasa gitna, ay mag-tendency yan magkaroon ng crack. Yan ang dapat natin sa mga tanong subscriber ko, dapat yan tandaan ninyo. Sa lahat ng nagpagawa ng bahay, plastering po ang pinaka kuan po, nasilan. Dapat kung thickness lang na di media, walang problema po, kasi kung mas manipis, mas maganda kasi kakapit yan ng kuan, simento doon sa hollow block.
Pero kung makapal na yung plastering niya na hindi maganda, dapat mayroon kayong nilalagay na miswire po. Para kung po yan, support po sa siminto na hindi magkaroon ng crack. Ayan po. At isa pa, ang pag-mix ng mga console plastering po, yung pag-silik niya, yung pag-screen, pag-screening po, yung pagsala ng screen ng graba or balas na buhangin ay hindi maganda. May nakahalo siyang particle ng mga kondin, lupa. Kaya dapat alisin yan. Kasi pag plastering po ninyo, ay hindi maganda ang resulta. Kaya magkaroon ng hitling cracks. Okay po. At dapat talaga, kung masilan kayo, bago ninyo isala yung mga balas na para pang plastering po, hukasan po ninyo, mas maganda. Para talagang malinis po na walang mga bahid na mga dumi na nakahalo sa mixing po ng ating plastering po ng para sa dingding po, sa wall. Para hindi iwas tayo sa cracking po. Kasi ang crack po ay makikita yan hindi pa galing sa pag-apply mo ng plastering. Makikita nyo yan sa after 3 days po, after 3 months to 6 months. Then pagka after 1 year, yung headline cracks na yan ay lumalaki. Magagawa, magkakaroon na yan ng gap sa kwan yan. Sa loob yan ay ampaw na, tinatawag na ampaw. May kapak na yan, tinatawag sa atin. Kapak talaga yan. Umaangat na yung kwan, mga siminto, yung hollow block at saka yung plastering yan, naghihiwalay na. Kaya tawag natin yan kapak. Okay po. Kaya sa susunod, kung mag-mix po kayo, tandaan nyo, lahat ng mga may-ari na napagawa ng bahay, lalo na po sa pag-apply ng plastering, tandaan po niyo at saka mga mason, talagang linisin po ang mga buhangin po. Dapat hugasan, iwas talaga sa mga lupa, yung mga silting na nakahalo, iwas talaga yan. At saka yung mga tabi ko, yung makakapal, lagyan po ng miswire bago mag-plastering. Yung mga one half lang na thickness ng plastering po, ay wag na, walang problema yan. Okay po. Yan ang mga kadalasan nang nangyayari sa headline cracks sa ating mga sa wall na pag-plaster po. Dito na naman tayo po sa ating mga nakaroon ng dampness na tinatawag sa ating rope na concrete, simento o wall. May mga nakahalo na sa mixing po ng ating kuan, may nakahalo na mga diferensya po. Kaya magkaroon ng crack ang ating siminto. Yung paglalagay din ng ating linsa ng ating kung sa flooring man ay hindi pantay ang slope niya. Kaya ang nangyayari, ang tubig po ay naka-stagnant. So hindi talagang maganda ang daloy ng tubig. Kaya mangyayari yan ang ating kuan, nagkaroon ng kuan yan. At mga at yung tandaan nyo yung picture po na pinapakita ko sa inyo, natandaan mo yung mga billing natin kadalasan sa mga dingding after 3 years at saka 4 years, may makikita kayo na mga yung nag-react ito, hindi maganda yung pintura, parang bulutong nangyayari. I-check po ninyo yung sa bandang sa ceiling po or sa yung sa bubong at saka yung sa flashing at saka sa mga gutter, kasi diyan kadalasan dumadaan yung tubig. Dumadaan yung tubig papunta ng CHB hollow blocks sa wall po ninyo, doon po papasok, doon tatagos sa pinakababa. Kaya nakaroon ng kanyan dampness na tinatawag natin, nakaroon ng parang bulutong sa ating mga wall sa baba. Makikita po ninyo yan after 3 years ng galing sa paggawa ng bahay. After 3 years to 4 years, makikita po ninyo yan, may mga bulutong na nangyayari sa ating dingding, sa mga wall po. Makikita po ninyo yan. Kaya hindi maganda, nakaroon ng parang bubbles na tinatawag. Makikita po sa picture na pinapakita ko sa inyo. Hindi maganda po. E-check po ninyo, kasi may liquids yan na tubig na dumadaan doon sa kuan, kasi ang moisture ng kuan, kahit kunti lang na tubig yan, yung pintura at saka yung konkreto, magkaroon yan ng kuan, reaction. So magkaroon ng parang bubbles. Kaya hindi maganda resulta. Okay po.
check po ninyo ang mga downspout, mga flashing po sa wall, at saka saan po yun, kung may mga ulan, doon po dumadaloy yung tubig. Pagdaloy ng tubig, doon po sisip-sip yun sa hollow block, at doon po pupunta sa plastering ko at sa kapitura. Kaya nagkaroon ng reaction po. Kaya hindi maganda ang resulta. Mga pintura nyo sa baba at tanggat tinagkakadil, matatanggal. Hindi maganda. Okay po. At nandito naman tayo sa mga kadalasan nangyayari sa mga flooring po. Lalo-lalo na po sa taas. Yung sa tinatawag natin na roof slab ay yung mga cracks po na nangyayari. Kasi ang paghalo ng simento din, hindi maganda, hindi nagpalo ng magandang mixture po as per po sa ating standard na talagang 1-2-4 talaga ang mixing, hindi 1-3-5. Kasi palo po tayo, dapat, lalo na lang po sa mga graba po, tandaan po ninyo, yung selected po ng mga gravel ang dapat. At saka yung mga hinahalo natin ng mga buhangin ay dapat malinis po. Walang kahoy, walang dumi, walang mga maliliit na mga lupa na nakahalo. Yan ang mga kasalan mangyari kasi magkahiwala yan. Magkaroon ng crack. At saka tandaan po ninyo, magbuhos po kanyang siminto sa during hot season po, sa hot climate po na pan. Yung tinatawag natin na kuan po niyo, kabilan po ninyo after 5 hours po o to 6 hours lagyan po ninyo ng kuan kabil sa kuan po para malamig, para hindi, kasi ang moist ng semento at saka yung init magkaroon niya ng crack. Kaya makikita niyo pagkabukasan may crack yan. At saka yung excessive po ng pagka kuan, dapat makuha natin, makontrol. At sa baba, kadalasan din nangyayari din sa may sa flooring, sa may baba. Hindi maganda yung pagkakumpak ng lupa. Kadalasan sa pagbakpiling po natin ay hindi maganda yung kumpak. Kaya ang maganda dyan, gagawa po tayo ng kuan, during compaction po ng ating bakpiling po, ay magagawa tayo ng 2 layers. 1 layer po, kumpak talaga at lagi ng tubig. At after 1 day po, pagkabukasan, compact na naman tayo, pangalawa, at maganda po yung tatlong pangka-compaction po. 3 layer po ng compaction para talagang yung lupa natin sa flooring ay hindi, walang kon po, walang movement po. Kaya kasi kung mayroong niyang kuan, after a month yan, or 6 months or 1 year, yung lupa na binakpil po ninyo sa flooring po ninyo sa baba ay hindi maganda. Magkaroon niya ng giwang po sa lalim. At kung mayroon pang tubig na maliit doon, pamapasok doon, ay wala na. Talagang yung seepage doon, magkaroon na yung silting. Tinatawag natin. So, bababa yung lupa na kinapumpak po ninyo nang nagkaroon ng kon. Ang tendency po, yung top na flooring po ay magkaroon ng crack. Kaya magkaroon ng crack, hindi maganda. Kaya tandaan po ninyo, mas maganda kung sa flooring natin, maganda ang pagkakumpak ng lupa, yung mga backfilling. Kung mas maganda, may lagyan po natin ng kabilya po, mas maganda, solid. May mga reinforcement po. Kahit one lang po, ilalagay natin, 8mm lang po, diameter. At saka yung distansya po niya, nasa 0.25 lang po, 0.2, ang minimum po, centimeter. Mas maganda po, may meron itong kabilya. Kursan po, for support talaga sa ating konkreto na hindi magkaroon ng reaksyon pag after 3 years o 4 years. Kasi mangyayari yan, bago pa lang na-contract, na-construct yung building, walang problema. Pero pagkaroon ng pagkalipas ng ating mga 2 taon o 4 taon, dyan makikita yung problema sa ating resimento. Magkaroon niya ng crack. Okay po. At tandaan po ninyo sa lahat ng mga subscriber ko, kung mayroon man kayong pang mga question po at mga tanong po sa dapat tandaan po sa ating pag-construct ng mga nagpagawa ng bahay, comments lang po ninyo ako sa aking Facebook page doon sa Messenger at DPI lang po ninyo at bibigyan ko po kayo ng mga detalye po kung anong iwas natin, mga dapat natin tandaan, dapat natin iwasan sa mga during ko sa pagtatayo ng bahay ko ninyo. Sa lahat ng mga subscriber ko na nagpagawa ng plano, question mo ko kayo, kung mayroon po mga tanong po,
tungkol po sa pag-construct ng inyong building po, PM lang po kayo sa aking messenger. Walang problema po, anytime magre-reply po ako sa inyo. Okay po, yan lang po ang aking mga pinashare po sa inyo. Nadagdag ka naman po na maraming mga problema po at na palaging mga problema na ma-encounter natin sa site, lalo na po sa mga building po na nakatayo na, mga cracks sa buildings dahil sa hindi magandang pagkahalo ng kuan, at saka ang iyong paghalo ng simento ay maraming tubig, yan ang dahilan, at hindi maganda yung pagka-mix ng ating simento, at lalo na po yung sa mga thickness po na ating mga thickness po na maninipis, walang problema po. Yung makakapal ang problema po kasi wag walang misfire ang ilagay sa gitna at talagang crack yan. Okay po. Salamat po. At natapos na din yung inishare ko sa inyong araw na ito. Sana nagustuhan po ninyo ang mga information ko po para sa inyo. Nadagdag kalaman po tungkol po sa mga problema na may encounter natin sa site at may encounter po sa ating mga bahay na pinapatayo. Talungan na po sa mga subscriber ko na napagawa ng plano. Tandaan po ninyo yan. Kasi yan ang kadalasan mangyari. Tandaan po ninyo yung mga mixing po at saka mga precaution po sa ating pag-construct ng ating bahay po at saka apartment or building po sa mga ating mga project. Kasi one time lang yan po. Sayang naman po kung magtayo po natin ng building. Pagka after 3 years or 4 years, magkaroon ng problema. Ilas po tayo ha? Kasi mahal po ang ngayon ng gastos po ang pagpatayo ng bahay po at sa mga building. Kaya tandaan po ninyo, iwas po tayo sa mga crack po ng siminto. Yan lang po ang mga ma-share ko sa inyo as per my experience po. Okay po, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel po, please lang po, subscribe lang po. At wala namang bayad po yan pag-click po na subscribe. Kasi kasama na yan sa bayad ng internet. Okay lang po. At i-share po ninyo sa mga kaibigan po ninyo para dagdag pagkalaman po. Para po mayroon kayong mga idea, tulong po para po sa inyo at tulungin sa akin. Okay po. At i-click po ninyo yung button notification po, yung bell button notification po, para i-click po ninyo ng all, para yung mga video ko po ng mga previous po at saka yung bago, mapanood po ninyo agad. Kung mayroon po akong mga bagong vlogs po, para dagdag kalaman lang po para sa inyo. Ito po nga ginagawa ko ng mga plano po, mga komentaryo, mga information ay para po sa inyo. As per my experience po, share ko po lang po para sa inyo po. Kaya huwag niyong kalimutan, sa mga bagong nanood po sa akin, subscribe lang po. At maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber na walang sawa, na nanonood sa akin, nagsubaybe sa aking mga YouTube channel, sa aking video. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga kababayan dito sa Pilipinas, maraming salamat po. Sa mga OFW, kahit saan sa world ka man ng mundo, maraming salamat po. At still, stay safe lang po kasi meron pa tayong pandemic ngayon. Huwag pag-alagala na walang mask at walang facial po sa ating mga kababayan sa Pilipinas kasi mahirap na. Meron pa namang kuan ngayon na meron na namang variant po na virus galing po sa UK. Yan lang po. At sana nandyan kayo sa mandang kalagayan po. At pray lang po tayo ni Allah, ang ating Panginoon, na sana nandyan gabayan po tayo sa mga problema at matatapos na itong pandemic na nangyayari ngayon sa ating bansa at sa lahat ng mga bansa po sa ating buong mundo po na nangyayari dahil po sa coronavirus. Stay safe lang po. Okay po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga lahat ng mga Muslim, sa mga kababayan mo dyan. Assalamualaikum po.